Creamline, inisi lang ang CMFT. Valdez nagreklamo kay Ref. BDL, pinahirapan ng old team. Creamline, not sure pa rin sa semis. Isang maligayang araw sa lahat. Isang balita na naman ang ating tatalakayin. Pero bago natin yan simulan, eh, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, paki-spike na rin yung notification bell para maging updated ka sa hype kinap sa Pinas. Hindi nga nakapalag ang paghahalimaw ni Rondina nang napigilan ito ng blockers ng Creamline at bantay sarado nga ito ni Pangspanaga. Uminit nga sa laban ito sina Valdez at Carlos dahil sa kagustuhan nitong manalo. Dahil sa pagkakataong ito ay lumaki nga ang chances ng CCS na makapasok sa final spot sa semis. Naging key player nga ng team si BDL na mukhang binasag nito ang depensa ng Titans. Malaking kawalan nga ang pagkawala rin ni Tolentino sa team at ito nga ang naging dahilan kung bakit nahirapan ang CMFT na makakuha man lang ng isang set sa CCS. Halos basang-basa nga ng Creamline ang galawan ng Choco Mucho kahit naging advantage ito para sa kanila. Pinaluhod nga ng Creamline ng OB Gels in straight sets sa score na 25-17, 25-22 at 25-19. Di man lang pinabot sa fourth set ang laban at minadali lamang ng CCS ang panalo. Indication nga ito na siguradong babalik na ulit ang Creamline sa kanilang laro at lumabas nga ulit ang kanilang pagiging beast ng koponan. May isang pagkakataon pang ang nagalit si Valdez sa referee dahil sa diskusyon nito sa isang set. Pero going well pa rin ang Creamline at mas gigil pa nga ang team na ito para may panalo ang laban. Player of the game nga rito ay si BDL with 9 points from 6 attacks and 3 blocks. Sinamahan nga ito ni Carlos with 21 points. Valdez with 11 points at Panaga with 11 points. While tanging si Cici Rondina nga lang may ganap sa Choco Mucho Flying Titans na nakapagtala ng 17 points. Sa ngayon ay tablado na ang CCS at CMFT sa rankings with 8 wins and 2 losses. Malaki na nga ang tsansa ng CCS na makapasok sa Final 4, ngunit kinakailangan nga nitong mapatumba ang PLDT dahil dito nga sila madidihado. Kung matatalo nga sila ng PLDT sa laban ay sigurado nga ang PLDT ang makakapasok sa semis. Ngunit kung makukuha nga ang mapanalo ng Creamline ang laban na ito, ay chak no question dahil papasok na talaga ang CCS sa semis round. Mga kabalibol, do you think may pagkakamali ang pagmamanage ng Choco Mucho Flying Titans sa laro nito kontra sa CCS? Baka may sarili kang opinion patungkol rito. Comment down below. Salamat sa pagtutok mga ka-Spike. Sana nag-enjoy ka at sana di ko nasayang oras mo. Kaya don't forget to like and subscribe. Salamat sa suporta.